My God, I hate drugs. Eh ngayon, may isa pang kumakalat na video, girl. Oh. Ano, may isang older na student. Ano, may isang younger student na gumagawa ng sexual act on an older student in campus. Huh? Ano, girl, binablowjob. No. Oo, nung younger student, yung older student. Yung kumalat sa messenger. Okay. Saan naman tong school? Eh, ano, noon pong... Nung, alam mo naman ako, magaling ako mag-research. So, ni-research ko kung ano yung eskwelahan. Ngayon, yun pong, yung video po ng, yung sexual act na yun. Nung ni-research ko yung video, kasi yung, kita yung background. Tapos may ceiling po na parang beehive yung design. Ano? Ito sobrang unique. Nung map-check ko, yun pala yung round na building sa De La Salle Green Hills. Oh? Oo. Ngayon, ang eksena nung iba, bullying video daw. Well, I couldn't really say the bullying siya per se. Mm-hmm. Dahil mukhang nag-enjoy naman yung dalawang bagets. Mm-hmm. However, feeling ko pwede siyang statutory rape. In the sense na, number one, di ba? Ang statutory rape, kailangan, de rape yun eh, di ba? Tapos, hindi kailangan ng consent. Basta below a certain age yung na-rape, pwede. Oh, statutory okay. Rape yun. Okay. Hindi kailangan ng consent. Oh, shit, really? Oh, ganun. Kasi ano eh, wala pang discernment yung bagets eh. Ganun. Eh, mukhang may edad na yung isa. Mukhang parang third year, fourth year student na yung isa. So, then that thing, statutory rapist yung upperclassman. Mm-hmm. Eh, tapos di ko rin masasabi din naman na gusto rin nila kasi baka mamaya ngumingiti lang yung bagets kasi takot. Sure. Eh kung umiwi ka, baka balyahin ka, di ba? Misigo pa na, this is so gay. May ganun pa. Pero ang point mga friends, La Salle Green Hills yun. Tapos, kumbaga, gold standard rin yun ng mga high school natin, di ba? Ganun ba yung pinagagawa ng mga estudyante natin doon, ng mga kabataan natin? Kinakabahan ako para sa bansa natin. Kasi ako mga friends, di ko naman sinasabing perfectong tao ako. Pero, ano eh, di ba kabataan yung mga pag-asa ng bayan? E paano pag yung pag-asa ng bayan niyo po eh high school pa lang yun, nakikipagtsupaan doon sa eskwelahan nila? O kabataan pa lang po eh, nagpapadugo na ng ilong ng kaklase? Eh may problema po tayo. Nakakaano. So I think, ang problema po kasi sa mga ganyang issue, normally yung ginagawa ng mga school, ginagawa lang yung girl na ano, internal matter. Na tinatay nila, well, solve internally. Mm-hmm. Kaya lang po, we have to put into account na yung mga eskwelahan na ganyan, hindi lang public interest ang interest nila eh. Mm-hmm. Interest din nila ang survival. What would the people say about their school? Diba, para ganun. Mm-hmm. Will this kill my school? So, yun ang problema. Pag nag-clash, yung public interest at saka yung personal interest, yung vested interest ng eskwelahan. Eh, ang problema, given the current legal infrastructure, it gives schools too much leeway, too much discretion over those kinds of cases. I think, it's high time din po para po sa Senado at saka sa Kongreso na baka pwedeng i-revisit yung mga batas na yun na bigyan ng mas extra powers ang state. Ano po, parents patri eh. Parang parent of the nation. Ano, parent of the land. Parang ganun ang eksena ng law enforcement ng gobyerno kasi palala ng palala. Kasi ako ang mga friends, 'di ba sinabi nga ni Pangulong Duterte na katangahan daw yung batas ni Kiko Pangilinan na Juvenile Justice Act. Well, I partly agree. Kasi ang pinapalitaw ng Juvenile Justice Act na pag below 15 years old ka, pag 14 years, 364 days old ka lang. Ibig sabihin, ano, wala ka pang discretion. Eh iba na mga kabataan ngayon, hindi na po sila kasing inosente nung araw. Pero may juvenile, ano dito? Juvenile facility? Uh-oh. Hindi lahat. Yung nga ang problema, walang funding. Ang pagkakaalam ko po, yung Pasig City, medyo progressive ang Pasig eh. Meron silang juvenile detention facility para sa mga juvenile offenders.
Tapos, actually, sinusuportahan nga yun ng ano, Rotary Club of Makati Dasmariñas. Kasi si Conrad Banal, yung co-host ko sa Karambola sa DWIZ, Mondays to Fridays, 8 to 10, miyembro po doon sa Rotary Club of Makati Dasmariñas. Tapos, sinusuportahan nila yung juvenile facility na yun. Nag-make-a-wish nga sila na program yata, parang kailan lang doon. Yan siguro kailangan ng mas magandang tawag. Hindi, minsan kasi girl, yung mga bagets na nagwawala, yung mga bagets na pasaway na yan, sometimes all they need is love. Totoo lang yun. Kahit itong si Taekwondo Kid, feeling ko all he needs is love. Feeling ko talaga. Ganun. Hindi niyo napapansin mga girls, sobrang positive ko ngayon. My God. Ito po ang dala ng tuktok. Ito po na idudulot ang tuktok ng bundok. Mga ganon. Sarap. Alright. Batas po ang problema natin ngayon. Nung panahon namin, takot ang mga kabataan na mapag-usapan sa lugar nila. True. Totoo naman din. Hindi lang batas eh. Enforcement. Kasi feeling ko, yung in-amend yung Juvenile Justice Act, nung nag-provide na ng yung law ng for juvenile facilities, okay na eh. Mm-mm. Ang problema po, walang funding for juvenile facilities. Wala. Yung Pasig meron. Ang tanong, yung kabilang town, Mandaluyong meron ba? Yung Pateros, yung Taguig, yung Quezon City, meron ba? Feeling ko wala naman eh. Iyahalo ka rin sa city jail eh. Huh? Kasi pag ang bagets, hindi. Siyempre, hindi. Kasi sa batas, hindi eh. Hindi. Pero ganito girl eh, pag below 15, tapos kinonvict ka, tapos saan kayo kukomit? Eh walang juvenile facility. Dapat kakawalan ka lang. Alam, ilagay ka sa city jail, bawal sa batas. Yung diba? Yung implementation ng batas. True, truly. Apo. So ayun, ang bottom line ko nito, number one, I think, yung sa bullying issue, yung bullying law, napaka-toothless ng batas at napaka-moronic. Kailangan po talaga i-edit yung batas, i-amend. Para may anti-bullying law in schools. May anti-bullying law. So may Republic Act for na anti-bullying. Pero ang kino-cover lang niya, eh mga eskwelahan. Hindi totoong buhay. Okay. Iba yung totoong buhay. So, totoong buhay kasi marami ng legal remedies eh. Ha? Mananagot ng school? Mahabang kwento girl. Pero ang punto, toothless siya. So kailangan i-amend siya to provide more powers dun sa state. At hindi ibigay yung pag-rectify ng mga bullying issues solely on the hands of the school. Kasi in fairness, nung nag-comment si Justice Secretary Menardo Guevara dun sa bullying issue na ni Taekwondo Kid sa Ateneo, sinabi niya, let the school solve it internally. Well, I don't necessarily agree with what he said, pero as far as the law is concerned, what he said was correct. I cannot make him do something more than what's mandated in the law. Diba? I don't want him to go overboard. Eh kasi, as the Secretary of Justice, his job is to implement the law. Yun lang naman talaga, girl. Diba? Ayan. Pangalawa, ano nga ba? Si Red Santillan. O doon sa pinatay si Red, mahaba nga yung story eh. Pero ang punto mga friends, ang balita ko, umuusad naman daw yung investigasyon. Pero medyo may kabagalan talaga yung pag-usad. So hindi ko talaga mag-gets. Ako medyo masama rin ang loob ko girl eh. Kasi nung napatay si Congressman Batokabe, yung taga Bicol, di ba ang bilis? Mayroon pang ang bounty eh, para rin sa nakapatay, ganyan, bilis sa Kemerut. Nung nambugbog si Oscar Garin, doon sa pulis sa Iloilo. Yung mag-ama naga rin nung binubugan gabi pa lang balita na. Tapos nung binugbog si Red Santillan, wala. Binugbog daw, tinorture daw. Tapos pinatay. Tapos pinagbukan na shootout. Wala. Walang nangyari. Kawawa naman. Kaya nga may something ano, something off. Gusto ko na lang po talaga na intayin muna yung updates po from Maynila kung ano yung totoo ng ano yung mga bagong ng ano na diskubre. Pero there's something really fishy going on doon sa issue ni Red Santillan. Kasi lalo na ano yung mga alibay na ginagamit ng pulis,
pabago-bago. Nagbabago-bago yung storya nila. Okay, next. Ano ba ba yung mga issue ko, girl? Check mo nga yung live ko. Naka-Facebook ka ba? Yes. Ano yung title ng live ko? May nilista ako kasi mga topics eh. Oh, yung pangalawang pangatlong topic. Tax amnesty. May good news po ako sa inyo. Yung pong tax amnesty bill, naging dumaan na po sa joint session. Ay, sa yung joint committee ng House at saka ng Senate. Tapos po for signing na daw ni Pangulong Duterte. Ibig sabihin po noon, yung pirma na lang ni Pangulong Duterte, tapos publication in a newspaper of general national circulation, magiging na talaga siyang effective. Well, pending yung IRR, pero madali ni IRR, madali na implementing rules and regulations nun. Ang punto, mga friends, lahat po ng mga may delink, mga hindi nagbabayad ng taxes, po mali yung binayad na taxes, from 2017 pa atras, 2017 pa atras, may option po kayo na either ito ah, yung mga delinquent dyan, yung mga sole proprietor ng mga business dyan, mag-come clean na kayo. Dalawa yung options ninyo. Either one, magbayad kayo ng 2% of your total assets. So, ibig sabihin nun, kung may kotse kayo, bahay, cash on bank, churbalo, 2%, tapos itotal ninyo yung total value nun, times 2%, yun yung babayaran yung tax. Tapos, after that, malinis na kayo. Wala na kayong problema with the BIR. Secondly, pwede, meron naman din kayong option na magbayad naman ng 5% of your net worth. So, ibig sabihin, mga friends, kung nung binilang mo yung total assets mo ay 10 million, tapos ang net worth mo ay 9 million. Okay? So, ang net worth mo, kung ang total assets mo ay 10 million, ang liability mo ay 9 million. So, ang net worth mo ay 1 million. Pag 1 million ang iyong net worth, times 5% doon, so 50,000 pesos, magbayad ka ng 50,000 pesos sa BIR, malinis ka na rin. Diba ganda? Sorry, 5%. Ano ba? Ang options mo, either one, magbayad ka 2% of your total assets, okay, or magbayad ka ng 5% ng iyong assets minus liabilities. Yun ang bagong ano. Pili ka lang. Para may flexibility. Pero note po na hindi po kino-cover nung 2%, 5% na yun, yung mga merong pending na tax cases. Lalo na po yung mga merong conviction na. Okay? Ngayon, however, may provision din yung sa law para doon. Magbabayad kayo ng parang a certain percentage of nung final decision, yun yung babayaran ninyo. A smaller percentage. Para, halimbawa, yung mga, ang alam, pagkakaalam ko, halimbawa, dun sa mga pending tax cases, magbabayad ka ng 60% ng pinaglalabanan nyo na amount. Pag binayaran mo yung 60% na yon, carry ka na. So ngayon po, halimbawa sa Rappler, di ba in-assess ng BIR na ang total Kemerot nila ay parang 130 million? Parang ganon? Ako namari lang to, sample lang. So 130 million. Tapos, sabihin natin 100 million na lang. Ganon, yung total na pinag-aawayan nila kunwari. Oh, 60% no, 60 million. Nagawa na lang 60 million si Maria Ressa. Okay rin na. Oh, para matapos na. Kasi nga ang pinakamalaking problema doon sa mga tax cases po na hinahabol ng BIR, sobrang dami na nakaklog yung ating mga tax courts. Tapos bukod po doon, gastos din yun para sa gobyerno. Alright. Okay. 'Yun lang. So, ang punto, mga friends, magbayad na tayo. Ewan ko lang kung baka harap ng 60 million si Maria Ressa. Manghingi siya sa CIA. Pwede rin naman. Pwede. Hingi siya doon. Ang hina doon ng audio mo. Ha? Ang hina doon ng audio mo. Huwag na kayong maarte. Nasa gitna ako ng bundok. Huwag kayong maarte sa audio. So, anyhow, yun na lang po muna, mga friends. Yung sa Rappler, Diyos ko, wala nang nagbabasa doon. Pwede ba yung Rappler? Oo, pwede. Merong provision nga para sa pending tax cases eh. Parang 60% yata nga na pinag-aawayan. Mm-hmm. So pagalingawa, inasunto ka ng gobyerno for 100 pesos, 100 pesos lang, magbayad ka ng 60 pesos, tapos na, ayawan na. Okay.
So may parang settlement naman. Kasi pera lang yun eh. Pag pera, madaling pag-usapan yun eh. Konting mat lang yun eh. Ang masama lang, may sinaksaka eh. Wala naman sinaksakang rappler. Rusty. Oo, yun lang. So, yun na lang po muna mga friends. So, sa wala pong karambola hanggang January 1. Pero January 2, magbabalik na po kami on air sa DWIZ 882, 8 to 10 ng umaga, Mondays through Fridays. Pagpasensyahan nyo na nga po pala kung madalang po ako mag-live. Kasi nga, may karambola ako 8 to 10. Hindi manood kayo ng karambola para mapanood nyo ako ng live. Diba? Para pagkakitaan ko na may live ko, wala namang bayad to. Sa karambola may bayad ako eh. So ayun na lang muna. Yung kay Tonyo, ang wish ko po, ang Christmas wish ko actually para kay Tonyo, magkaroon na siya ng boyfriend. Bakla feeling ko kay Tonyo talaga, kulang lang sa pindot. Hindi, kasi ganito. Si Tonyo, hindi naman yan mainstay ng Rappler, tapos nagsulat for Rappler nung article. Tapos sa nakakatawa, nagsulat si Chrisette Chu, nag-comment sa isang thread ng kaibigan ko, ang sabi, kaya daw ano, yan si Tonyo daw, napaka-non-confrontational niya, nawi-weirduhan nga siya, pa siya nag... Kaya daw pinabish siya Rappler yung article ni Tonyo, kasi hindi daw yun ipapabish sa Manila Bulletin. Kasi pag sa Manila Bulletin daw, ifa-fact check si Tonyo. Eh obviously, false yung claims doon sa article ni Tonyo. So feeling ko talaga kay Tonyo, dapat, girl, humanap ka, kulang ka lang sa pindot, girl, maghanap ka ng jowa. So nananawagan po ako dyan mga friends, kung sino man po dyan sa aking mga friends, mga readers, mga followers, ang may kilala po na mahilig po sa mga mukhang butiki. Si Tonyo Cruz po, baka gusto ninyo, feeling ko po kulang lang siya talaga sa pindot. Okay? So yun na lang po muna. Again, ako po si TP, ang DH ng mga DH na future unicorn na may pakpak ng butterfly na umutot ng rainbow na Awi World Peace. Ay, ano ba? 2019 elections. Maghintay na lang muna tayo. Huwag na muna natin pag-usapan kasi ang aga pa. Although kanina, kasi ganito girl, di ba hindi naman maganda internet dito? Maganda naman internet in fairness, maayos. Pero ang problema nga po, siyempre holiday. So for the first time in a year yata, nakaparad ako ng TV. Tapos napanood ko, may mga political ads na. Napanood ko yung kay Angara kanina. Nag-free education din siya. Well, technically, may kinalaman siya sa free education, so go lang. Well, actually, kahit sinong senador na bumoto na for free education eh, pwede sumabit doon. Mm-hmm. Pero masyado pa talaga maaga para akong mag-decide ng list. Wag po kayo mag-alala siguro, by February, meron na po akong tentative na list ng mga iboboto. Although, meron na po akong ilang mga sure na iboboto, pero mas maganda pag medyo marami-rami na. Alright? So again, ako po si TP, ang DH sa mga DH. Na future unicorn na ipapak ng butterfly na umutot ng rainbow na may world peace with a hint of cinnamon. Signing up. Bye-bye. Alam niyo mga friends, asosyal-sosyal lang kunwari ng mga bonfire na to. Pero sa totoo lang, putang ina, napaka-usok. Kaya naman po ako ng usok dito. Promise po ako, world record po ako magiging unang tinapa na unicorn. Opo, signing out. Bye-bye.